Ikinasal na si Hydelyn Diaz, ang kauna-unahang Pilipino na nanalo ng gold sa Olympics sa kanyang coach at nobyo na si Julius Naranjo. Narito ang kwento ng kanilang pagmamahalan at ang daan na kanilang tinahak patungo sa altar. The Philippine Showbiz List presents Road to Wedding Story of Hydelyn Diaz and Julius Naranjo. How Hydelyn and Julius Met. Weightlifting athlete na ang Filipino-Japanese si Julius na magkakilala sila ni Hydelyn sa competition abroad. Ayon kay Julius ay nakatira siya sa Guam noon at ng mga panahong una niya makilala si Hydelyn ay aminado daw siya na hindi niya ito kilala o wala siyang ideya kung sino ito maliban sa kababayan niya ito na mahilig din sa sports. Sa YouTube vlog ni Karen Davila noong July 23, 2022, inamin naman ni Hydelyn na siya ang unang nagkagusto kay Julius. Hindi pa raw niya coach ito noon. Kwento pa ni Hydelyn na tinanong niya raw si Julius matapos ang laro nila kung may gusto ba ito sa kanya. Pero hindi raw nagmadali si Julius na makarelasyon siya at ayaw daw niya na magmukhang nag-take advantage siya sa pagkakaibigan nila. Ngunit kinalaunan ay mas naging malapit pa sila sa isa't isa at hindi nga nagtagal ay nauwi ito sa pag-iibigan. Ayon kay Julius, she's very beautiful. She caught my attention, couldn't stop smiling. Whether she's in workout clothes or in a beautiful dress, she's still beautiful. It doesn't change. It's still the same feeling. How Hydelyn knew Julius is the one. Ayon kay Hydelyn, ay umpisa pa lang daw ay nasaksihan na niya ang sakripisyo ni Julius para sa kanya. Nang magkaroon daw ng opening para maging coach niya, ay pinili ni Julius na tutukan ang pag-train sa kanya at sinuko nito ang sariling karera bilang national athlete sa Guam, pati ang filmmaking work nito. Pagbabahagi pa ni Hydelyn na nung pumunta daw ng Pilipinas si Julius para sa kanya, ay doon niya napatunayan na seryoso ito at ito rin umano ang kauna-unahang lalaking nag-effort sa kanya. Pinagalitan pa umano niya si Julius sa pananatili nito sa bansa dahil daw sa may maganda itong buhay abroad, pero nanindigan daw si Julius sa kanyang desisyon. Ayon kay Hydelyn, ang mga katangiang pinamalas ni Julius ang patunay na mahal siya nito at sinuko nito ang maganda at maayos sa pamumuhay sa Guam upang tulungan siya at sinusuportahan ang sports na kanyang pinili. Sa kanyang pangarap na akala ng iba ay imposible, pero pagdating kay Julius ay buong-buo ang tiwalang pinakita at pinaramdam nito sa kanya na kaya niyang manalo at iuwi ang gintong medalya para sa Pilipinas. Hindi siya sinukuan nito kahit anuman ang mangyari. Almost breakup. Tulad ng ibang relasyon ay sinubok din ang tatag ng pagmamahalan ni na Hydelyn at Julius at may pagkakataon na muntik nang maghiwalay sila. At isa nga sa nangyari ay noong kasagsagan ng training ni Hydelyn sa Malaysia. Hindi raw sila magkasama ng tinutuluyan noon dahil gusto ni Julius na mag-focus si Hydelyn sa training nito. Ayon kay Julius, more on binigyan lang siya ng silent treatment noon ni Hydelyn. Hindi naman ikinaila ni Julius na isang bagay na nagustuhan niya kay Hydelyn ay ang passion nito para sa weightlifting. Nakita niya raw kay Hydelyn na handa nitong isakripisyo ang lahat maging ang kanyang relasyon para sa pagmamahal nito sa naturang sports at para sa bansa. Isa umano ang katangiang iyon na mahirap hanapin. Dahil dito, alam umano ni Julius na kapag tapos na ang karera ni Hydelyn, ay ganong determinasyon din ang ipapakita nito sa kanilang relasyon at sa kanilang bubuoing pamilya balang araw. Inamin naman nila na plano nilang bumuo ng pamilya pagkatapos ng Paris Olympics sa 2024. The engagement. God is the center of our relationship, kaya walang duda, magye-yes ako. Dahil swerte ako may isang Julius nagmamahal, nagintindi at sumuporta sa akin. Ito naman ang bahagi ng Instagram post ni Hydelyn na nagpakilig sa lahat kung saan binahagi niyang isang custom-made engagement ring na nagtatampok ng barbell na may brilyante sa ibabaw. Ang naturang weightlifting-inspired na singsing ay nagkakahalaga ng kalahating milyong piso. Naganap ang proposal ni Julius kay Hydelyn sa Sheraton Hotel, Resorts World Manila noong gabi ng October 15, 2021. Ayon kay Hydelyn, ginulat daw siya ni Julius ang akala niya ay pupunta lamang sila sa Sheraton Manila para mag-triple date kasama ang mga aktres na sina Precious Lara Kigaman at Iza Calzado.
Lagi nilang umanong ginagawa ni Julius ang lumuhod kay Heidelin na pabiro, pero wala pa ang singsing bilang prank. Pero nang gabing yon, iba na raw ito. Biro pa nga ng kanilang kaibigan si Joras Gamboa na okay lang i-prank ang proposal, basta't huwag lang daw ang mismong araw ng kasal na nagpatawa sa lahat. Prenup photoshoot. Ibinahagi naman ni Heidelin sa kanyang Instagram post ang kanilang dreamy prenup photoshoot ni Julius na kinuna ng Maya Studios sa iba't ibang lokasyon ng Northern Blossom Flower Farm, Baguio Country Club at Stronghold Athletics. Dito ay binahagi ng athletic couple ang pre-wedding snaps kung saan makikita ang breathtaking outdoor views. Bukod sa kanilang sweet moments, pinamalas rin na Julius at Heidelin ang kanilang athletic training. Kasama rin sa naturang photoshoot ang hawak nilang isang cute na fur babies. Higit sa lahat, hindi naman mawawala sa photoshoot na ipakita ang passion nilang dalawa sa weightlifting at ang suot nilang mga fitness outfits. Sa kabuuan ay mababakas kina Julius at Heidelin ang tunay na pagmamahalan at tila mala fairytale moment na mga ito dahil sa magical views at sa mga nakapaligid nito. Sa kanyang Facebook post ay nagpabatid naman si Heidelin ng labis na saya nila ni Julius sa ginawang photoshoot. Kalakip nito ang mensahe kung saan sinabi niya na dumaan din sa pagsubok ang kanyang relasyon kay Julius ngunit na naig-umano ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Julius offered a prenup agreement to Heidelin. Ilang araw bago ang nakatakda nilang pag-iisang dibdib ay ibinahagi naman nina Julius at Heidelin na nagkasundo sila na pumirma ng prenuptial agreement. Sa YouTube vlog ni Karen Davila ay binunyag ni Heidelin na inalok siya ni Julius para sa prenuptial agreement. Sa naturang panayam, inamin ni Julius na ang pagkakaroon ng naturang kasunduan ay upang patunayan ang kanyang pure intentions kay Heidelin. Paliwanag niya na nagpapatunay ito na hindi material na bagay ang ikinagusto niya sa nobya kundi ang tunay at totoong pagmamahal niya para rito. Dagdag pa yan ang kasal ay tungkol sa kanilang dalawa at higit na mahalaga ang pagmamahal nila sa isa't isa at hindi sa kung anumang ari-arian. Iginiit din niya na kung ano ang kay Heidelin ay kay Heidelin lamang ito at kung ano ang sa kanya ay kay Heidelin. Ayon naman kay Heidelin, dahil sa ginawa ni Julius ay napatunayan niyang mahal talaga siya nito. Saad niya, para sa akin kasi it's just a piece of paper and what's important is us, si God nandiyan eh. The bridal shower. Tatlong araw bago ang nakatag ng kasal, ay emosyonal naman si Heidelin sa isinagawang bridal shower na kanyang mga mahal sa buhay para sa kanya. Makikita sa kanyang Instagram post na sinurpresa siya ng kanyang mga kaibigan, Team HD Family at ng kanyang dormmates. Kasabay nito ang mensahe niya ng pagpapasalamat sa mga ito at pagbabalik na naman sa kanilang pinagdaanan, lalo na nung panahong broken-hearted umano si Heidelin at nabaliw sa love noon at naging takbuhan niya ang mga ito. The wedding day. At noon niyang July 26, 2022, ay idinaos ang Catholic wedding ni Julius at Heidelin sa St. Ignatius Church sa Philippine Military Academy sa Baguio. Naghihiyawan sa kilig ang mga bisita nang sabihin ng presiding priest na you may kiss the bride. Bukod sa kasal, espesyal din ang araw na ito para sa dalawa dahil anibersaryo ito na makasisayang pagkapanalo ni Heidelin bilang weightlifting champion sa Tokyo Olympics. Matapos ang kasal ay ginanap naman ang reception sa Baguio Country Club. Dahil na rin sa karangalang dinala ni Heidelin sa bansa na puno ng malalaking personalidad ang kanyang sponsors list. Ilan sa kabilang sa listahang ito sila dating Vice Presidente Lenny Robredo, Pinoy Champ at dating Senador na si Manny Pacquiao, at business tycoon sa sina Virgie Ramos, Manny V. Pangilinan ng MVP Group of Companies, Ramon Ang ng San Miguel Corp, at Teresita C. Coson ng SM Investments Corporation. Kasama din sa listahan ang celebrity dermatologist at cosmetologist na si Dr. Vicky Bello, motivational speaker at minister na si Brother Bo Sanchez, at ang mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo, sina Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino at PBA Chair Ricky Vargas ay bahagi rin ng wedding entourage. Matrons of honor naman si Angel Luxin at isa sa siyam na groomsmen si Atom Aurelio. Bridesmaid naman ang aktresa si Iza Calzado na hindi nakadalo sa natunang okasyon at ang humalili sa kanya ay ang hairstylist na si Celeste Taviera. Ang mang-aawit naman na si Arman Ferrer ang kumanta ng mga requested song ni na Julius at Heidelin. Sa simbahan ng awiting Ikaw, Now That I Have You at Minsan Lang Kita Iibigin. Sa reception naman ay ang kantang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko, The Promise at The Way You Look Tonight.
The Wedding Look. Nangibabaw naman ang ganda ni Heidelin sa kanyang suot na intricately detailed off-shoulder wedding gown na likha ng fashion designer na si Francis Libiran. Ang naturang gown ay may sweetheart neckline, crystal embellishments, at wave-like details that cascaded all the way down to her train. Kinumpleto naman ni Heidelin ang kanyang bridal look sa bouquet of flowers na inayos ni Gideon Hermosa, habang ang kanyang glam team naman ay ang Juan Sarte para sa kanyang makeup at Celeste Taviera para sa pag-aayos sa kanyang buhok at ang videography team na Mayad Studios na siya rin gumawa na kanilang prenup shots. Ayon kay Heidelin, ang kanyang wedding gown ay nirepresenta siya. Paliwanag naman ni Francis Libiran na sinigurado niya na ang personalidad mismo ni Heidelin ang lalabas o makikita habang suot ito ang gown at maglalakad papuntang altar. Dagdag pa niya na nakuha niya ang inspirasyon kay Heidelin at sinigurado din niya na pati ang mga linya nito ay simple, linear o pamamukha itong matangkad at slimmer. Samantala, suot naman ni Julius ang barong na likha din ni Francis na ginamit ng embroidered design patterns mula sa Guam at dito sa Pilipinas. Honeymoon in Baguio. Sa nangyaring 7.3 magnitude na lindol kamakailan ay hindi maiwasan na biruin ang mga netizen ang newlyweds habang nasa isang hotel sila sa Baguio at nagha-honeymoon. Sa mga comments sa mga netizen ay sinabi nilang dama daw ng buong Pilipinas ang honeymoon nila Heidelin at Julius at pinamagatan daw ito na ang pagyanig sa Baguio. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!